Hello mga ka-RM! Welcome back muli sa ating channel. Ngayong araw, gagawa tayo ng napakasarap na moist ube cheese loaf cake. Bago ko ipakilala ang mga ingredients na nasa ating harapan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po ang subscribe button at pakishare and like na rin po ang ating video. At upang maging updated kayo sa ating future uploads, pakiclick din po ang notification bell. Tayo na pong gumawa ng napaka-moist ube cheese loaf cake. Ang mga ingredients na ating kakailanganin ay ang mga sumusunod. 1 1/4 cup ng all-purpose flour. Gagamit tayo ng grated cheese, 1 cup. 1 cup white wash sugar. Pwede rin kayong gumamit ng white sugar. Maglalagay tayo ng 1/4 cup ng powdered milk. Gagamit din po tayo ng 2/3 cup ng canola oil. 1 teaspoon ng vanilla extract. 1/4 teaspoon ng salt. 1/4 lang po kasi medyo maalat na po yung ating cheese. 1 teaspoon baking soda. 2 piraso po ng medium size egg. At syempre, ube powder at water. Itong dalawang to, mamaya tuturuan ko kayo kung paano mag-rehydrate ng ube powder. Sa mga tools naman po, gagamit tayo ng mixing bowl at ng spatula. And of course, ang ating loaf pan na ginris po natin ng lard. Para po mabilis, gagamit din tayo ng hand mixer. Para makagawa ng masasarap na produkto gamit ang ube, itong ating ube powder, hindi po natin direktang ilalagay sa ating magagawang mixture mamaya. Sa halip, ire-rehydrate po natin ang ating ube powder gamit ang 1 cup of water. Para sa ube powder, gagamit po tayo ng 2 tablespoon. Paghahaluin lang po natin ang dalawang ito at isasalang natin sa medium to low flame na kalan at hahayaan po nating kumulo. So, continue stirring lang po para po hindi naman masunog ang ating ube powder. Ang pagre-rehydrate ng ube powder sa isang basong tubig ay lubhang napakahalaga upang mabalik natin ang dating lasa nitong ube powder na to. Sa simula kasi, pag ito ang nilagay nyo sa mixture, although malasa pa rin naman, pero mapapansin nyo yung ilalim ng ating magagawang cake mamaya kung sakaling binuhos natin to ay medyo may pagka-green. Dahil ang kulay nga po nito hindi naman talaga violet kundi green. So ang gagawin po natin, ire-rehydrate po natin ito. Pagkukuluan natin sa mahinang apoy hanggang sa lumapot. At yung malapot na ube na yon ang ating ibubuhos sa ating mixture mamaya. Simulan na po natin ang pagre-rehydrate gamit ang 2 tablespoon ng ube powder at 1 cup of water sa ating multi-cooker. Uulitin ko po, 1 cup of water at saka 2 tablespoon ng ube powder. Continue stirring lang po para hindi magsunog ang nasa ilalim ng ating pan. Hihintayin po natin itong kumulo hanggang sa lumapot at pag malapot na po or nangalahati na yung liquid o yung tubig, atin na po itong hahanguin at palalamigin. Makakagawa po ito ng 1/2 cup ng ube. Makalipas ang ilang minuto, mga ka-RM, ayan na po siya. Lumapot na ng konti at nag-evaporate na rin yung kalahating cup ng tubig. So, kumonti na po yung tubig natin dito. So, palamigin lang po natin to at ito na po ang ating ilalagay sa ating ube cheese loaf cake mixture. Isalin lang po natin sa isang lalagyan ang ating na-rehydrate na ube powder. Ganito po ang itsura niya, medyo malapot na po. Pwede nyo rin pong kuyurin yung mga nandito sa ilalim. Okay mga ka-RM, ito na po yung ating na-rehydrate na ube powder. Ulitin ko, nakagawa tayo ng
half cup ng liquid ube. So, yan po ang ating ibubuhos mamaya sa ating mixture. Simulan na po natin ang pagbubuhos ng mga ingredients sa ating mixing bowl. Unahin po natin ang ating asukal. Ihulog lang po natin dyan. Sumunod po ang ating baking soda. Mga dry ingredients muna po ang ating nihuhulog. Ang ating 1/4 teaspoon ng salt. Isama na rin natin ang ating vanilla flavor or vanilla extract. Ang ating milk powder, buhos na rin natin. Ang ating 2/3 cup ng canola oil. Ating dalawang pirasong itlog. At ang ating ube powder or rehydrate ube, hindi na siya ube powder, ube liquid na siya. So half cup po itong nagawa natin. So pwede niyo pong simutin. Ating 1 cup and 1/4 cup ng all-purpose flour. Ito pong cheese, mamaya na natin siya ilalagay pagka-mix natin ng ating mga ingredients gamit ang mixer. Ito iahalo na lang natin sa huli. Okay, mga ka-RM, imimix na natin gamit ang mixer, pero bago muna natin imix ang ating mga ingredients, halu-haluin muna natin gamit ang spatula upang hindi lumipad yung ating harina. Ayan. And then, tsaka na natin ngayon siya i-mix. So, low muna po ha, bago medium. Ngayon, haluin muna natin yung mga gilid, scrape natin yung side para masama rin yung mga harina na nasa palibot. Siguraduhin lamang po na walang trace of flour tayong makikita sa ating mixture na ginagawa. At pagkatapos po niyan, saglit lang to na mixer and then ihulog na po natin ang ating cheese. Okay. Ganun lang po kasimple. Huwag po nating i-overmix ang ating butter. Ngayon, ihulog na po natin ang ating cheese. Hindi na po natin siya imimixer. Gagamitan na lang natin siya ng spatula. Okay. Haluin lang po natin. So ito namang pong cheese ay matutunaw naman sa loob. Lalasa lang po ito. Pero maglalagay po tayo ng cheese sa ibabaw mamaya bago natin i-bake ang ating ube cheese loaf cake. Yan, ganun lang po kasimple mga ka-RM. Pwedeng-pwede nyo po itong gawin kahit wala pang isang oras. Magagawa nyo po ito sa inyong mga tahanan kung available po ang mga ingredients. I-bake po natin ito mamaya sa preheated oven na 180 degrees Celsius for about 30 to 35 minutes. Okay mga ka-RM, nailagay na po natin ang maayos sa ating loaf pan. Ngayon, budburan natin ng cheese ang ibabaw.
Optional po ito ha, pwede pong wala kasi nakapaglagay naman na tayo ng cheese sa loob nito or sa mismong butter ng ating ube cheese. So mas maganda lang po kung visually appealing, mamaya pag naluto eh meron sa ibabaw na may iwan or traces ng cheese na grated cheese. So pwede nyo pong lagyan para mas lalo pang sumarap ang inyong binibake na ube cheese. Ayan. So ganyan lang po kasimple mga ka-RM. Ready na po itong i-bake sa ating preheated oven. Ibe-bake po natin siya ng 30 to 35 minutes. Ayan, sakto ang ating oven ay nasa 30 minutes na. Na-preheat ko po ang oven natin ng 10 minutes kanina. So, ayan na po. Hintayin na lamang natin after 30 minutes na maluto ito. Ayan guys, naamoy ko na siya. Paluto na pero mga 20 minutes pa lang po itong naluluto. So ilalabas muna natin kasi natunaw na yung cheese sa ibabaw. So lalagyan muli natin ng cheese yung ibabaw niya. Medyo wobbly pa po ang ating ube cheese. Hindi pa po yan luto. So ating lalagyan lang ng grated cheese ulit kasi natunaw na yung cheese sa ibabaw. Damihan na natin. Ayan. Tapos ibabalik ulit natin to sa ating oven at hayaan nating maluto hanggang sa tumunog na yung ating oven. So mga 10 minutes na lang po itong ating paghihintay. Okay, balik muli natin. Ayan, di pa siya totally luto. Nagalaw-galaw pa yung loob niya, wobbly pa. Okay guys, luto na ang ating ube cheese loaf cake. So, ilabas na natin siya sa ating oven. At gamitan na natin ulit ng toothpick check. Napakabango ng amoy niya. Okay, i-toothpick check natin para makita natin kung luto na. Ayan, medyo meron pang sumabit pero hihintay natin maluto na lang siya ng kusa dahil mainit pa naman siya at maluluto pa yan sa kanyang sarili. So, palamigin po natin ang ating ube cheese loaf cake gamit ang cooling rack para hindi matrap yung moisture sa ilalim at hindi mabilis masira ang ating produkto. So mga 30 minutes natin siyang i-rest. Ayan mga ka-RM, mga isang oras ko siyang binuti rest. So pinalamig ko talaga ng todo-todo, nilagay ko pa sa ref ng mga 30 minutes para siguradong masarap to pag kinain natin mamaya. So atin na pong hiwain at ipakita sa inyo kung gaano ka-moist ang ating nagawang ube cheese loaf cake. Yan, overloaded sa cheese. May portion dito na hindi pa masyadong sobrang luto kasi nga moist ube cheese nga po ang ating nagawa. So, pakita natin ang itsura sa loob. Muha tayo ng yung gitna. Siyempre, titikin ko na lang kayo kasi hindi ko naman kayo mabibigyan. Paano ko ba kayo mabibigyan? Yan, sa sobrang moist niya, nadudurog na siya. Pero, hindi na talaga ako makapaghintay. Mas masarap itong kainin pag sobrang malamig na siya. Pero, siyempre, sa video na to lagi pinapakita ang pagtikin. At siyempre, samahan natin ng soft drinks. Dahil sobrang init ng panahon. So, ito na yung ating merienda. Tignan natin. Yan po, inap yung loob niya. So, hindi talaga may iwasan na magkaroon ng green. Dahil ang kulay talaga ng natural color talaga ng ating ube powder ay may pagka-green. Pero yung loob po niya, ayan, sobrang moist.
Sarap. Hindi lang siya masarap sa itsura, masarap din siya sa panlasa. Dagdagan pa ng cheese sa ibabaw, napakalinamnam. Kung ako sa inyo, mga ka-RM, gumawa na kayo nito habang meron pa kayong natitirang oras dahil ngayon ay holiday. So, sulitin nyo na yung oras na ito para mag-bake kayo. Mga isang oras lang, makakagawa na kayo ng napakasarap na moist ube cheese loaf cake. Yan. Tikman pa ulit natin. Masarap. Diyan naman po natatapos ang ating video. So, sana may natutunan po kayo sa ating video kung paano gumawa ng moist ube cheese loaf cake. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood. Paalam!